So ngayon ipapakita ko ang pag-stuff ng longganisa or hotdog using yung stuffer, manual stuffer na nabili ko sa Shopee at yung chip casing na nabili ko rin sa Shopee. So madali lang siya kaysa kung gagamit kayo ng embudo at hindi rin naman siya kamahalan kasi binili ko lang siya ng $7.99. So, mabilis lang, iikot lang natin to at lalabas na yung ating emulsion. Yan. So, ayokong bilisan kasi baka pumutok eh. So, dinadahan-dahan ko lang. Saka ko na siya bibilisan pag sanay na akong gamitin siya. Pero pag yung mga operator namin ang gagamit nito, ang bilis-bilis nila. Sanay kasi sila. Ako kasi is nanonood lang. So, kumbaga, sanay lang akong nanood. Ngayon ko lang siya gagawin. Yan. Wow, ubos na. So, hanggang dyan. Maglalagay uli ako. So, ganyan po ang pag-stuff ng ating longganisa. Yan, gumawa na ako ng guide para pantay-pantay. So, ito is pork longgadog. Ang gamit ko ay sheep casing. So, ganito ang pagtali. Lagay sa ibabaw ng palad, paikuti ng palad ang kamay, saka slip over. And slip under pala. So, ganito ang pagtali ng longganisa. Idugtong natin siya dun sa unang nagawa. Para pag i-smoke ko kasi ito, so kailangan pag in-smoke natin siya is magkasama siya sa stick. Mahaba siya. Ayan. So pagdudugtungin natin yung longganisa. Kasi maiksi yung ating stuffing tube, hindi niya kaya yung mahabang strand ng longganisa. Ayan. So pagdugsungin natin. Ayan, so itatapat lang natin dyan. Tapos doon din natin tatalian sa tapat. So lagay sa ibabaw ng palad, paikuti ng kamay, slip under yung sinulid, tapos itapat dito sa tatalian. Ayan. Lagay sa ibabaw ng palad, paikuti, slip under. Ayan, so itapat natin dito. Ayan, so para may guide tayo. Ayan. Ikutin, slip under. Ayan, tapos itapat natin ito dito. Ayan. So, ayan, hindi ko na anuhan lahat para mahaba sana. So yan, tapat natin yung pinagtalian, tapos dito natin itatalian din sa tapat din ng guhit. Yan. So may guhit tayo para magpantay-pantay, kasi dati tinatansya ko lang. Yan. So, ilagay ulit sa ibabaw ng palad, paikutin, paluwagin yung tali, tapos slip under, tapos yun, itapat natin sa bubulan. Yan. Sobra. So, gawin ko na lang siyang cocktail. Ay, hindi. Cocktail yung isa. Isa regular. Ayaw kasi pumasok lahat eh. So, yan. Naglagay na ako ng guide para pantay-pantay talaga. Yan. So, meron akong cocktail. Ultimin ko na to. Thank you.
So, stuff natin itong ano, longga dog. Ang gamit ko ngayon ay sheep casing. Pero parang hindi siya natural casing. Kasi pantay-pantay. Walang pabako-bako. Alam ba talaga ang sheep? Alam ko kasi parang baboy din na palikuli ko eh. Pero ito is pantay na pantay. Para siyang pang hot dog. Bagay, ang gagawin ko ay longga dog. So, stuff tayo. Tapos mamaya, ituro ko ang pagtali. So, maganda to. Binili ko to sa, ano, sa... Ay, sa Shopee, pumutok. Wala na palang laman. So, yun, tatalian na natin. So, wala na siyang laman. Tatalian na natin. Ganyan, ganyan. Para pantay-pantay. So, gawa ulit tayo ng bilog. Ilagay sa ibabaw ng palad ang sinulid. Ikutin. Tapos, paluwagin. Slip under. Kulang yung aking sheet casing, mukhang kulang. So, gagamit ako ng pang hotdog na casing, yung cellulose. So, pag may gantong magkahiwalay, pagdudugsungin lang natin siya. So, gawa ulit tayo ng bilog. Yan, ganyan. Tapos, pututin ulit. Yan, so pagdudugtungin natin siya. Yan. Tabi ko muna po. Yan, so dito, tatapatin ulit natin siya. Yan, gawa tayo ng bilog. Oh. Sa palad, ikot. Tapos slip under natin. Tapos tapat natin dyan sa ating sukatan. So, tuloy natin. Ganyan ulit. Paluwagin. Idaan sa ilalim. Yan. Tapos, pilahin dito. Yan. Itapat dito sa mark para makita natin kung pantay. Yan, saka talian. Nang mahigpit. Kailangan mahigpit at busog ang pagkatali para hindi siya kulubot. Yan. So, ganun ulit. Ikutin, ilagay sa ibabaw ng palad ang sinulit, paikutin. So, paluwagin ganyan para kumasya yung mga maraming hotdog or longganisa. Yan. So, ganyan ang gagawin natin kung wala tayong machine, yung mga automatic na machine. Kasi mahal yung mga yun. So, kung gusto natin matutong gumawa ng hotdog or longganisa, tapos tatalian natin. So, ganyan ang pagtali. Pero may ibang pang paraan ng pagtali sa susunod. Yun naman ang ide-demo ko. So, yun ulit. Ganyan ulit. So, ganyan ulit. Yan. So, ilagay sa ibabaw ng palad. Paikutin yung palad, yung kamay. Tapos, paluwagin. Idaan sa ilalim. Yan. Tapos, itapat dito sa ating panupat. Yan. So, ito is, hatiin ko na lang sa dalawa. Pero, i-measure pa rin natin para isa lang yung off-size. Yan. Pero, parang pareha siya ng size. Eh. Yan. So, yung dulo na lang ang ating tatalian. So, paikutin ulit. Yan. Tapos, dito na sa dulo ang hawak natin. Talian ko muna to para hindi siya sumasabo. So, sana kasya na tong casing ko para makapag-smoke na tayo. First time kong gagamitin yung smokehouse na yan, kaya mangangapa ako. Ah! Ubus na! Kulang pa rin ang casing ko.
So, sandali, maglagay uli ako ng casing. So, meron tayo ditong mark. Susundan natin to. So, stuff muna natin yung iba. Kasi meron pang naiwan dito sa stuffer. Stuff ko muna. But since ubos na yung aking sheet casing, ang gagamitin ko naman ay cellulose casing o yung casing na pang hotdog. Ang second thought, sheet casing na rin ang gamitin ko. Kasi, para ma-quantify ko ilan ang nagamit kong sheet casing sa isang timplahan. So, stuff ulit tayo. So, wala na talaga akong makuhang sheet casing. Ubus na talaga. So, cellulose casing na yung ginamit ko. So, ilako muna to. Tapos, stuff ulit tayo. So, siguro naman eh, kakasya na to. So, malaki. So, yun. Bus na nga. So, tatalian na natin. So, talian natin ngayon yung longganisa natin, longgado. So, ganyan ulit. Patong sa palad, ikot, tapos paluwagin yung tali, idaan sa ilalim, tapos gumawa na ako dito ng mark para pantay-pantay. Yan. So, itatali na lang natin sa tapat ng mark. Yan. Yan. So, ganun ulit, paikutin sa palad, paluwagin, daan sa ilalim ng mga longganisa or hotdog. Parehas lang siya kung longganisa man siya o hotdog. So, ilagay dun sa mark. Yan. Yan. Tapos, talian. So, pantay-pantay na ngayon yan kasi meron na tayong palatandaan. Yan. So, dapat ang pagtatali natin is mahigpit. Yan. So, ganito ang pagtali ng hotdog o longganisa. Ilagay sa ibabaw ng palad. Ikutin, paluwagin, tapos slip under sa mga longganisa o hotdog. Tapos, gumawa ko ng sukatan para pantay-pantay ang size. So, ayan. Tatapat ko lang siya sa sukatan. From nut to nut. Ayan. So, ayan. So, eto na ang ating nagawang longganisa hotdog. Medyo maluwag po. Talian ko pa. So, tago ko muna siya sa ref at palamigin.